Magtatalaga ng dedicated unit ang Bureau of Internal Revenue o BIR na susubaybay sa digital sales transaction at makuhang tamang taxes due o buwis mula sa mga produkto at serbisyo. Sa pahayag nitong Martes, sinabi ng Department of Finance na ipinag-utos si Secretary Carlos Dominguez III sa BIR na bukod sa pagtatalaga ng dedicated arm na susubaybay sa taxpayers sa kanilang kinikita online, kailangang matuto sa foreign counterparts kung paano epektibong binubuwisan ang mga ganitong transaksyon overseas. Ayon kay Internal Revenue Commissioner Cesar Dulay, tinitignan na raw ng National Investigation Division ng BIR ang initial na pagseset ng task force na magmomonitor ng online sales. Sinabi rin ni Dominguez kay Dulay na dapat kumonsulta sila sa counterparts sa Russia at South Korea kung paano ang tama at epektibong pagbubuwis sa digital transactions. Kailangan daw makasabay ng Pilipinas dito dahil simula ng magkapandemya, dumami ang online sellers dahil na rin sa mga hakbang na ipinatutupad bilang pag-iingat sa COVID-19 transmission. Nauna ng iniulat ng DOF na nasa 2,282 online-based businesses, retailers at service providers ang nagparehistro upang bayaran ng tama ang kanilang buwis. Samot-sari naman ang naging reaksyon dito ng ating mga karehiyon at mga netizen. Sigurado po tataas na naman po yung mga bibilhin sa online sales. Tapos po, hindi naman po tumataas yung sahod ng mga nagtatrabaho po dito. So yung kinakapitan na lang po nila pagko-online seller, tapos bibigyan pa po ng tax, edi mas mababawasan po yung kita nila. Nakakahawa po yung mga online seller natin kasi po konti lang po yung kinikita na tapos papatok pa po ng buwis. And then, syempre po dadagdag din naman sa babayaran natin yun, yung kukunin ng mga online seller sa atin yun. Okay lang po din naman po kasi mas mabilis po kasi yung transaction pag ginagamit. Jennifer Salenga, CLTV News. We'll be right back.